So ayan, magandang gabi mga kamungkil, no? Hindi na natin patagalin to mga kamungkil kasi galing ako sa trabaho, napakapagod ko po. Gusto ko na sana magpahinga pero may nangangailangan po sa ating serbisyo o tulong para makakuha siya ng idea o masimulan niya na yung gusto niyang pag-DIY sa bahay niya. Actually, nasimulan niya na at nasin niya na sa akin yung picture kung paano niya trabaho. Pero nakikita ko po, wala namang mali doon. Pero may kakaharapin tayong problema doon, idol, pag ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. So mamaya mga kamukil, malalaman nyo kung ano yung problema na pwedeng kaharapin natin pag ganito yung idea o estilo yung gagawin natin. So bago natin umpisahan mga kamukil, shout out nga pala kay Lance ng Cebu City, Alex Mandati ng Iloilo. So maraming salamat sa inyo, idol. So ito na yung sagot ko sa tanong mo, idol o kamungkil. So sana makuha mo to at masundan mo para magawa mo ng gusto mag-DIY sa bahay mo. So ang pag-uusapan natin ngayon mga kamungkil, itong lupa na patagilid o patarik siya mga kamungkil, paislop siyang ganyan. So mahirap talaga yun mga kamungkil, i-layout kapag wala kang idea. So pag-uusapan natin kung paano to i-layout mga kamungkil, paano siya gawin na wala kang problema ang haharapin in the future mga kamungkil. So, sa pag-layout mga kamungkil, nasin niya na sa akin kanina yung picture, buong detalye. So, yung problema niya mga kamungkil, ganito yung lupa niya. Ganyan yung lupa niya. So, kita ba mga kamungkil? I-zoom mo ng kunti, pin. Lapit mo para makita. Kasi wala nang ink yung ano ko mga kamungkil. So, pasensya na sa board ko mga kamungkil. Wala pa kasi kung pambili ng whiteboard. Alam niyo naman yung trabaho ko, yung sahod natin, tamang-tama lang sa pang-araw-araw na kailangan. Kaya, dito lang muna tayo mga kamungkil. Pero, balang araw magkakabili din ako ng whiteboard ko. So, ganito yung forma ng lupa niya. So, yung distansya mula dito sa lupa, at saka dito, 1 meter daw, ang sabi niya. So, madaling diskartihan yan. So, sa pag-layout mga kamungkil, alam naman natin, may kadalasan ng mga lupa natin, uluti, may muhon talaga yan, muhon dito. Mohon dito. So, isang side lang yung gagawin ko mga kamungkil, ha? Kung ano yung ginagawa ko dito, ganun din yung gagawin sa kabilang side. So, ito yung bandang baba na lupa. Ayan. So, alam natin talaga mga kamungkil, sa pag-layout, unang gagawin natin, maglalagay tayo ng istaka. Tatlo. Ayan. Parang ganyan. So, maglalagay tayo ng istaka bawat kanto ng mohon. So mula sa muhon mga kamungkil, mag-allowance tayo dyan ng 1 meter. Depende na yun sa inyo mga kamungkil kung magkano yung gusto nyong i-allowance. Basta ang importante mga kamungkil, nag-allowance tayo dyan, ang habol natin para yung tubig ulan hindi ilalampas dito. Kasi pag lumalampas tayo dito, bawal na yan. Kailangan hanggang dito lang yung tubig natin. So ngayon mga kamungkil, ito yung problema niya kung paano ito i-layout, paano diskartihan. Naumpisaan niya ng trabahuin pero nakikita ko, may kunting problema na haharap na tayo in the future. So, ayan mga kamungkil, papakita ko sa inyo yung diskarte kung paano mag-layout ng ganitong klaseng lupa. So, pag nakalagay na tayo ng istaka mga kamungkil, ayan dito, lahat ng mga mohon, i-level natin yan. Dito tayo mag-level sa taas mga kamungkil. Mula sa taas, kung magkano yung living yung gusto sa ilalim, halimbawa, dalawang CHB. So, yung sa akin mga kamungkil, pag nagsisiting talaga ako, 1.5 lang yung kapal ng seatings ko. So, pag nagsuka tayo, is 20 cm lang talaga ako mga kamungkil, or 8 inches. So, ganyan lang yung kakapal, yung seating ko sa CHB. Kasi pag makapal tayo mga kamungkil, abot tayo ng 1 inch yung seating natin, lalo at mabasa, matagal yan mga kamungkil kasi lulubog yung CHB natin pag ipapatong na natin sa seating. So, nangyayari, lalayo siya sa tansi ngayon. So, kailangan mo namang dagdagan para mabalik mo siya sa dating pwesto sa tansi. So, medyo matagal. Pag 1.5 lang kasi mga kamukil, manipis siya. So, kunting diin mo lang, nibil na yan sa tansi natin. So, ganun yung diskarte ko para madali. So, pag nakalagay na tayo ng istaka mga kamukil dito, ilibil natin to. Yung istaka na to. Yung purpose natin na ilibil to, dito natin ngayon ipapako yung mga butterboard natin. Paikot yung 2x2. Ganito pagka-layout mga wheel, lagyan natin ng 2x2, paikot yan. Pag nakalagay na tayo ng 2x2, paikot, pag ganitong lupa natin, dito tayo mag-uumpisa sa baba mag-layout. Mula sa mohon, sukat ka ng 1 meter, allowance yan, para yung tubig ulan hanggang dito lang.
Pag hanggang saan yung 1 meter, dyan ka ngayon mag-umpisa magsukat. Kung magkano yung gustong haba ng bahay mo, halimbawa, 20 by 18 feet yung ginagawa mong bahay, nandito yung 18, mula dito, sukat ka ng 18 feet. So, nandito yung 18 feet, dyan ka ngayon magbabase. Yan yung lalagyan natin ng guide ng mga CHB. Dyan natin itatapat. So, pinakauna mong gawin mga kamugel, pag ganito yung lupa mo, maglagay ka ngayon dito ng guide ng CHB natin. Itong guide na ito mga kamugel, ito na yung final na masusundan natin sa CHB natin. Kailangan hulugan ito mga kamugel, kailangan tuwid na tuwid ito. So, maglagay na tayo ngayon ng guide. Ayan na, ito na yung guide natin. So, ngayon, itong level na ito mga kamugel, dadalhin natin ito dito. So, ang tanong, paano natin madadala mga kamugel ang level na yan? Isa lupa pa lang, hindi na levelado. So, ang purpose natin dyan mga kamugel, kaya nag-una tayo ng paglagay ng guide dito. Kasi dito na natin ilalagay yung level natin. Dito na natin ikukunikta yung tansin natin. So, yung level natin dito na 20 cm, mula istaka pa baba, ganyan na yung itsura dyan mga kamugel. Ayan na. So, wala pa masyadong ink yung pintil-pin ko mga kamugel. Pasensya na. So, itong level na to at saka ito, pantay na to mga kamugel. Yan. So, may guide na tayo. So, lahat ng hukay natin mga kamugel, dahil yung gusto niya, dalawang seats bisana yung ibabaon niya sa lupa. Kaso, ang problema niya, paano maghukay? Kailangan ba hukayin na magpantay sila dito? Hindi na kailangan yan idol. So, ang diskarte dyan, dito makukuha mo sa taas yung dalawang baon. Walang problema dyan. So, lahat, basta lahat ng nilibil mo dito, dito nyo ilalagay yung butterboard natin na 2x2. So, ngayon, mula dito sa tanse, gusto mong baon sa lupa, dalawang CHB is 40 cm. So, mula sa tanse, sukat ka na 60 cm. Yung pang 60 cm, yun na yung level dito sa tanse natin. So, mula dyan, sukat ka ng 60 cm. Papunta sa hukay mo to. Pag naghukay ka, umabot na sa 60 cm, okay na yan. Tigil mo na yan. Ngayon, dito na naman, kasi sabi mo, yung distansya mo sa baba, hanggang dito is 1 meter. So, kung 1 meter, magkano sa... Magdagdag tayo ng dalawa ngayon, 90 plus 40, so 130 cm mga kamukil yung kailangan nating hukayin. Mula dito sa tansi, sukat ka ng 130 cm sa hukay mo. Kung aabot na yan ng 130 cm, okay na yan. So, hanggang dito, mag-adjust na mag-adjust ka hanggang masunod mo yung baon mo na gusto mo sa CHB na ibaon mo sa lupa. So, ang mangyayari dito ngayon mga kamukil, ang hukay mo ngayon mga kamukil o ang pile mo sa CHB, parang nagli-layout ka lang ng hagdan. Yan. Ganyan na ang mangyayari dyan mga kamukil. So, ayan na yung mangyayari mga kamukil. Tingnan nyo mga kamukil, baka makapagkuha kayo ng idea dito. So, yan na yung mangyayari dito. Ayan na. So, parang ganun mga kamukil. Yung CHB natin, yung forma dito, at saka yung hukay natin. So, ito mga kamukil, kailangan makumas. Kuha mo to sa CHB. Ito. Ayan, pati dito. So, pagdating dito mga kamukil, sa tansin natin, pantay na yan. Yan. So, ito yung mga CHB natin. Yan na yung mga CHB natin. So, pagdating sa tansi mga kamugil, kasi may guide na tayo na tansi at nakalibil na yan, pantay na lahat yan. So, ito na yung libil mo sa flooring mo ngayon. So, ito na yung libil mo sa flooring. So, ganyan yung pagka-idea, idol. Kailangan, dito ka una mag-layout. Pero gawa ka muna ng mga estaka at saka lagyan mo ng 2x2 paikot. Pagkatapos, dito ka una mag-layout. Kung magkaano, yung gusto mong distansya mula moon. Tapos, lagyan mo ng guide. So, yun lang yung pagka-diskarte. So, ang ginawa mo, idol, ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit may kaharapin tayong problema dyan. Ang ginawa niya, mga kamungkil, kadalasan din itong nakikita ko, mga kamungkil, ganito yung diskarte. Hinahabol nila, ganyan. So, yan. Ayan yung lupa. Ngayon, mula dito, hinukay nila to. Hinukay nila, papunta dito para maging patag. Para madaling magtrabaho at mag-layout. At magamit nilang space na to mga kamugil. At ang habol dito, hindi nagagastos ng pangtambak na lupa. Hindi na bibili ng pangtambak kasi
mahal pa naman yung pantambak. So, papatagi na lang natin to. So, ang mangyayari dyan mga kamunggil, alam naman natin na kahit napatag na dyan, pag umuulan mga kamunggil yung tubig, kung saan yung mababang parte, dun yan babagsak. So, ngayon mga kamunggil, papasok talaga yung tubig dito. Papasok yan dyan, yung tubig, ulan. Kapag umuulan mga kamunggil, yan yung problema, yung tubig. Ngayon, may nagsabi, madali lang yan, waterproofing lang yan, tapos na yan. Oo, waterproofing is mabisang paraan para pigilan yung tubig. Pero ang waterproofing mga kamukil, dapat pag-apply ka sa labas. Kasi nasa labas yung kalaban natin, kaya kailangan sa labas parang harangan na natin to. Pag mag-apply ka dito sa loob mga kamukil ng waterproofing, nakapinising, tapos i-waterproofing mo, useless lang yan mga kamukil. Kasi yung tubig mga kamukil, hahanap ng paraan niya na makapasok yan. Kahit kunting butas lang, kahit sinlaki ng karayong mga kamukil, papasok ng papasok talaga yan, kasi tubig yan. Pero pag sa labas mo yung naharangan mga kamukil, saan pa siya dadaan? Sa labas parang hinarangan mo na. Pagdating sa loob, may finishing pa, paano siya papasok dyan? Nakaharang na labas at loob. Eh, sa labas pa lalagyan, di sa labas tayo maglagay. Oo, sa labas tayo maglagay kasi kailangan sa labas talaga yung unahin natin. Ang tanong, paano tayo maglagay? Yung CHD mo ngayon, nakadikit yan sa lupa. Paano mo ilagay yan ngayon sa labas? Na hindi mo na nakadikit yung CHD natin sa lupa. So yun yung unang problema na haharapin natin dyan, idol, pag yan ipatuloy mo. Pangalawa, idol, na problema, itong CHD mo, dahil nakadikit yan sa lupa, hindi talaga yan totoyo, idol. Bawat tingin mo dyan, araw-araw, basa talaga yung CHB mo. Yun yung pangalawang problema, idol. So ngayon, pag ipagpatuloy mo to, talagang magka-problema tayo dito. At na-experience ko na yan, mga kamunggil. Yung ganitong klaseng trabaho. Problema talaga ang tubig. Hirap pigilan pag ganito. So ang nangyayari ngayon, tinambakan, na useless lahat ng gastos dito, mga kamunggil. Hanggang sa nag-label yung tambak dito. Hanggang sa ganito na yung nangyari. Inabot yung pinaka surface ng lupa dito sa taas, tinantay. Pagkapantay dito mga kamugil, ito na yung level ng flooring. So naging useless to. Kasi kahit anong gawin, papasok at papasok yung tubig. So wag mong ipagpatuloy yan, idol. So ngayon may isa pang paraan, pangalawang paraan, kung paano diskarte yan. So ito muna ng diskarte, ito yung tinuro ko. Kasi 1 meter lang naman, mababa lang naman diferensya, pwede itong tambakan. Hindi pa ito masyadong magastos. Pero pag mataas pa sa 1 meter yung diferensya mula dito sa taas pababa, halimbawa, nasa mga 6 feet na, 7 feet, 5 feet, yun yung problema. Kung paano, itatambak natin, ang laki ng gagastusin sa tambak pa lang. So may diskarte dyan. Ito yung pangalawang diskarte. So yan yung lupa natin mga kamungkil. Ngayon, ang diferensya mula dito, napakataas, 6 feet. So ang gagawin dyan mga kamungkil, ang gagawin natin dyan, ganun pa rin yung proseso dito. Dito, staka, butter board, tapos saan natin ipuipisto yung mga puste. Sa baba pa rin tayo una maghukay para sa pundasyon ng puste natin. Puste na yung una ipapatay natin dito mga kamungkil, lahat, paikot. Magtayo tayo ng puste dyan. Ayan, yung puste natin. Isagad na natin to. So yan, pagkatapos dito mga kamungkil, halimbawa, ganito kahaba yung bahay nyo, mahaba. So magpusti din kayo dito. Yan. Sa gitna. Ayan yung puste, ito yung panghuli. So magpusti din kayo dito. Basta pusti una, itatayo nyo mga kamungkil dito. So, diniritso ko na lang yung puste na yan pataas, pero huwag nyo munang idiritso pataas yan, kasi kukuha pa tayo dito, maglalagay tayo ng beam dito ngayon mga kamungkil, para malibilang. Yan, yung pangalawang diskarte. Itong libil na to, beam na to mga kamungkil, dapat pag nag-beam kayo, sabay na buhos yung flooring dito. So, buhusan nyo na to dito mga kamungkil, may flooring na kayo dito sa taas ngayon. Itong space na to, wala na to silbi. Wala nang gamit to, nasa ilalim na to. So ngayon, dito sa beam, ito yung beam natin.
So, yan yung beam natin. Dito sa beam, maglagay na kayo ng mga dowels dyan. Dahil dyan na, ipapatong natin yung CHB natin. So, patuloy na natin yung CHB natin sa pag-file. Yan. So, lahat ng mga CHB natin, nakapatong sa beam. Kaya kailangan matibay yung beam natin, matibay yung pustin natin pagka ganito yung lupa. Kasi pag mababa lang yung hukay mo dito sa pundasyon mo, pag nag-landslide yan dito, mahangir tong pundasyon mo. Kailangan kung anong lalim ng, ano yung difference dito, halimbawa 5 feet, hukay ka rin ng 5 feet pababa, yun yung pundasyon mo. Magka-landslide man, kung grabihan na yung landslide, pasinsyahay tayo kasi mahangir talaga yan. Pero kung minor lang na mga landslide, so, may posibilidad pa na hindi mangyari yung pustin natin. So, ganito yung kahirap at kagastos pag ganitong klaseng lupa natin. So, kung itatambak mo ngayon dito mga kamungkil, na lupa, na mataas na talaga, matarik talaga siya, gagawin mo na lang to, mag-beam ka na lang, tapos flooringan mo. So, yung igagastos mo dito sa tambak, dagdagan mo na lang ng konti, may flooring ka na na siminto sa taas. Doon ka na lang mag-umpisang mag-pile ng CHB pataas. So, yun yung pangalawang diskarte, pag ganyan yung lupa, napapatayuan natin ang bahay, magastos lang siya, pero kailangan din yung matinding diskarte. At saka kung alanganin kayo, kumuha kayo ng magagaling na mason, yun ang mapapayo ko sa inyo. Magaling na mason na marunong din dumiskarte sa mga ganitong klaseng lupa. So sana idol, nasagot ko ng maayos yung katanungan mo at naliwanagan yung isip mo. So sa request mo pala, na isama ko yung pag-iiskwala. So, hindi ko magawa idol kasi wala yung mga gamit ko dito nasa area. So, update lang pala sa project natin. Yung project natin doon, nagpipinishing na ako. Then, tapos na yung electrical natin. So, siguro target ko dyan mga 25 line of tow. Matatapos yung project na yun. And after that, lipat na naman tayo sa ibang project. So, yan lang mga kamungkin, no? Yun na natin patagalin to. Tapusin na natin kasi pagod na rin ako mga kamungkin. At once again, Mungkil in the vlog, at maraming salamat sa inyong suporta mga kamungkil. Malapit 16,000 subscriber na tayo mga kamungkil. Salamat sa inyong lahat. Peace mga kamungkil.